Ang UNTV News Worldwide. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa ating ngayong araw na ito. Kamusta na kayo mga kasangbahay sa iba't ibang bahagi ng mundo? Pero time check muna tayo sa Pilipinas. 4:34 a.m. na sa buong Pilipinas. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon ay araw na ng Miyerkules, July 5 na 2023. Mula rito sa Las Vegas, Nevada, USA, ako si Sanicos. Maghahatid sa inyo ng umatigabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Dating global headlines. Bagong strategy para makahikayat ng tech workers inanunsyo ng Canada. Migrant workers sa Florida, USA, umaalis dahil sa bagong immigration law sa estado. Epekto ng BC port workers strike sa buong Canada, pinangangambahan. Visa extension at trade, sentro ng pinaniniwala ang huling Australian visit ni Indonesian President Joko Widodo. Isang tao patay, siyam sugatan sa July 4th weekend fireworks explosion sa Estados Unidos. Pinakamainit na buwan ng Hunyo sa United Kingdom na itala ngayong 2023 ayon sa Met Office. Una sa ating mga umatikabong balita. Isusulong ng Canada ang panibagong estrahiya para makahikayat ng tech talent na magtatrabaho sa bansa. Ayon sa federal government, magkakaroon ng open work permit ng hanggang 3 taon ang approved applicants. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Orin Quijano live. Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Mukhang good news ito ha, para sa maraming kababayan natin. Ano ba ang detalye ng New Tech Talent Strategy ng Canada, Orlin? Good afternoon, Sunny. Simula July 16th, magiging available na dito sa Canada ang H-1B Specialty Occupation Visa Holder Work Permit ng 1 taon o kapag nakatanggap ito ng 10,000 applications. Target ng Canada na i-attract ang technically skilled workers sa Estados Unidos. Bunsod ito ng nakalipas na mass layoffs sa tech companies sa Amerika tulad ng Google at ng Amazon. Ayon sa federal government, magkakaroon ng open work permit of up to 3 years ang approved applicants. Samantala, eligible din ang asawa at dependents ng tech workers na mag-apply ng temporary resident visa. At yan ang latest update mula dito sa Toronto. Balik sa'yo, Sunny. Uy, maganda yan na, Orlean. Mukhang pati pamilya, no? Makakabahagi din dyan sa panibagong strategy ng Canada. Dahil din sa mga nangyayari dito sa Amerika. Pero Orlin, ano bang balita mong reaksyon ng Amerika sa panibagong strategy dyan sa Canada? Oo, Sunny, it's mixed reactions, no? Some of the companies are a little bit worried na makakuha yung kanilang mga technical workers. Pero hindi naman lahat tinitignan ito na competitive threat sa tech industry ng Amerika. Dahil ayon nga kay Jessica Vaughn, Director of Policy Studies sa Center for Immigration Studies, malawak walang shortage yung talented tech workers dyan sa inyo sa Estados Unidos. Kaya hindi inaasahan na magkakaroon ng low or competition sa pagitan ng Canada at Amerika. But tungkol sa ito sa tech industry, Sunny. Yes, sabi nga nila, the more the merrier. At ang kagandahan niya na Orlin, ano, para sa mga trabahante ay makakatulong yan yung ganyang klase ng maraming choices sa iba't ibang mga lugar. And keep us updated, lalo na yung mga kababayan natin na maaari din naman mag-apply dyan, ano, sa bagong strategy ng Canada. Salamat, Orlin Quijano, mula naman dyan sa Toronto, Canada. Samantala, magbabawas ang Saudi Arabia at Russia ng produksyon ng langis. Maghihigpit naman ang China sa paglalabas ng materyales para sa computer chips. Ito ang umatigabong balita ni Noni Ramos.
Magbabawas ang Saudi Arabia at Russia ng produksyon ng langis upang mapataas ang presyo nito. Ayon sa Saudi Arabia Energy Ministry, magbabawas ang bansa ng 1 milyong bariles kada araw ngayong buwan ng Hulyo. Ayon naman sa Russian Deputy Prime Minister na si Alexander Novak, magbabawas din ang Moscow ng 500 bariles kada araw sa darating na Agosto. Samantala, ang China naman hihigpitan ang paglalabas ng 2 materyales na kailangan para sa computer chips, ang gallium at germanium. Sagot ito ng China sa mga hakbang ng Washington para malimitahan ang access ng China sa ilang advanced microprocessors. Mula sa susunod na buwan, mangangailangan ng special licenses para makapag-export mula sa China. Bilang pinakamalaking producer ng metals na kinakailangan sa paggawa ng computer chips, maaaring magkaroon ng epekto ang hakbang ng Beijing sa global chip manufacturing at supply chain. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinaalagaan. Mga kasangbahay, mukhang haharap na naman tayo sa pagtaas ng presyo ng langis at mga computers sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero ito naman tayo, nahaharap naman sa reklamo ng civil rights group ang legacy admission ng Harvard University. Batay sa mga grupo, labag ito sa Civil Rights Act ng Estados Unidos. Ito ang umatikabong balita ni Carmela Marinda. Nagsampa ng reklamo ang ilang civil rights groups sa Estados Unidos laban sa legacy admissions ng Harvard University araw ng Lunes, July 3. Ayon sa non-profit organization na Lawyers for Civil Rights, discriminatory ang legacy admissions ng universidad dahil sa preferential treatment na ibinibigay ng mga ito sa white applicants na may familial ties sa mayayamang donors at alumni. Nagsampa ang organisasyon ng complaint sa U.S. Department of Education's Office for Civil Rights sa ngalan ng racial justice groups na Chica Project, the African Community Economic Development of New England at ng Greater Boston Latino Network. Sinabi ng mga ito na 70% ng Harvard donor-related at legacy applicants ay lahing puti. 6 na beses na mas mataas din umano ang admission rate ng legacy students. Batay sa civil rights groups, labag ang sistema ng admissions ng Harvard University sa Civil Rights Act na nagbabawal ng diskriminasyon batay sa lahi, relihiyon at pinagmulang bansa. Gayon din, tumutukoy ang complaint sa desisyon ng conservative majority ng Supreme Court noong nakaraang linggo. Nakasaad sa desisyon ang pag-aalis ng mga patakaran na systematically disadvantaged para sa mga aplikanteng iba't iba ang lahi. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagbalita naman tayo sa Florida, umaalis ang migrant workers sa Florida, USA dahil sa bagong immigration law. Sa pagtaya ng Florida Policy Institute, hindi dokumentado ang nasa 10% ng mga manggagawa sa pinaka-labor-intensive industries sa estado. Ito ang umatikabong balita ni Era Angeles. Hindi na kinikilala ng bagong immigration law sa Florida, USA, ang driver's licenses na ipinagkaloob sa undocumented immigrants mula sa ibang estado. Nagsimulang umiral ang kontrobersyal na batas noong araw ng Sabado, July 1. Ayon kay Democratic Representative Ana Escamani, nakatanggap siya ng mga email na nagpapahayag ng kanilang takot para sa sariling seguridad. Dahil sa pagpapawalang visa sa out-of-state driver's license para sa mga immigrant na walang dokumento, nangangamba sila na baka hindi na makapagmaneho papunta sa kanilang mga trabaho. Bahagi ang panuntunan ng isang immigration bill na pinirmahan ni Republican Florida Governor at Presidential Candidate Ron DeSantis noong Mayo. Dahilan naman ito upang mapaulat ang paglisan ng maraming migrant workers sa Florida.
Nagdulot din ng kilos protesta ang bagong immigration law sa estado, particular na ng immigrant workers sa tourism at hospitality industry, gayon din sa agricultural fields. Kabilang sa batas ang matinding parusa sa mga magtatangka at mag-hire o magtatransport ng undocumented migrants. Nire-require din ito ang mga ospital na tumatanggap ng Medicaid funds na alamin ang immigration status ng isang pasyente. Batay kay DeSantis, kailangan ang naturang batas dahil sa umano'y pagpalya ng administrasyon ni President Joe Biden na isecure ang border. Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balik naman tayo sa Canada. Pinangangambahan ang epekto sa buong Canada ng strike ng port workers sa British Columbia sa gitna ng pagkabinbina ng mga negosasyon. Babala ng industry insiders, maaari itong magresulta sa supply chain issues at mas mataas na presyo ng mga bilihin. Ito ang umatigabong balita ni Charles Corpus. Nasa ikatlong araw na ang port worker strike sa British Columbia, Canada. Babala ng retail associations at maging ng mga alkalde, posibleng maapektuhan ng welga ang buong bansa at kahit ang North America. Ayon kay Greg Wilson, Retail Council ng Canada's Director of Government Relations para sa BC, nakaapekto sa supply chain sa buong North America ang strikes. Noong Sabado ng umaga, July 1, na magsimulang magwelga ang BC port workers ng International Longshore and Warehouse Union. Batay sa kanilang employers na BC Maritime Employers Association, hindi nagtagumpay ang ginawang bargaining attempt sa loob na nakalipas sa 3 araw kasama ang isang federal mediator. Apektado ng strike ang nasa 7,400 terminal cargo loaders at 49 waterfront employers sa 30 BC ports sa probinsya. Kabilang na dito ang pinakaabalang pantalan sa Vancouver. Sa kasalukuyan, nagkukumahog ang mga negosyo kung paano maihahatid ang kanilang mga produkto sa nararapat na patunguhan ng mga ito. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, posibleng huling pagdalaw na bilang Pangulo ng Indonesia ang pagtungo ni President Joko Widodo sa Australia ngayon. Sentro naman ng pagbisita sa Sydney ang Visa Extension Trade at Climate Finance Agreements. Magtatapos ang ikalawang termino ni Widodo sa 2024 at ipinagbabawal ang pagtakbo sa ikatlong pagkakataon. Ito ang umatigabong balita ni Danny Delieva. Nasa Australia ngayon si Indonesian President Joko Widodo para sa 3 araw na official visit sa tinatayang huling pagbisita nito bilang Pangulo. Inaasahang matatapos sa 2024 ang ikalawang termino nito. Ayon sa batas ng Indonesia, 5 taon ang termino ng isang Pangulo na maaaring i-extend ng isang termino lamang. Pangunahin sa ipatutupad ng dalawang bansa ay ang pagluluwag ng Australian visa requirements para sa negosyanteng Indonesians bilang hakbang sa pagpapalakas ng economic relations ng Australia at Indonesia. Pahayag ni Foreign Minister Penny Wong, ibig ng Australia na maging kaagapay ng Indonesia sa malaking posibilidad ng paglakas ng ekonomiya nito sa susunod na dekada. Isa pa sa inaasahang pag-uusapan ni na President Widodo at Australia Prime Minister Anthony Albanese ay ang patungkol sa seguridad ng Indo-Pacific region, partikular sa AUKUS agreement ng Australia, United Kingdom at Estados Unidos. Bagamat kontra noong una ang Indonesia sa kasunduang pagbili ng Australia ng nuclear-powered submarines, ipinahayag na ni President Widodo ang pagpayag sa AUKUS. Kabilang din ang kasunduan para sa electric vehicles o EVs sa pakay ng official visit ng pinuno. Naniniwala si President Widodo na malaki ang tsansa na maging major players ang Indonesia at Australia sa industriyang kasalukuyang dominado ng China. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puntahan naman natin ang masang bahay ang Europa. Ipapayagan ng Turkey ang membership sa North Atlantic Treaty Organization o NATO ng Sweden hanggat may kanlong itong mga terorista.
Ito ang buong paninindigan ni Turkish President Tayyip Erdogan. Ito ang umatigabong balita ni Riomer Bugas. Naninindigan si Turkish President Recep Tayyip Erdogan na hindi pa handa ang kanyang bansang pagtibayin ng membership ng Sweden sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Aniya, kinakailangan munang kumpletuhin ng Stockholm ang obligasyon nito. Giit din ito, malinaw ang paninindigan ng Turkey na paglaban sa terrorist organizations at Islamophobia. Kailangan ding tanggapin ng lahat na hindi makakamit ang magandang ugnayan sa Turkey kung may alinmang pagsuporta sa terorismo o pagbibigay puwang sa mga terorista. Ipinagpaliban ng Turkey ang pagbibigay nito ng final approval sa NATO membership ng NATO at inaakusahan ng pagiging maluwag sa anti-Islamic demonstrations at mga grupong itinuturing ng Ankara na banta sa seguridad. Kabilang na dito ang militanteng Kurdish groups na naglunsad ng nakamamatay at dekadekadang pag-aalsa sa Turkey. Nire-require ng NATO ang ganap na pagkakaisa ng lahat ng miyembro nito sa expansion ng military alliance. Tanging Turkey at Hungary na lang ang mga bansa na hindi nagbibigay ng approval sa NATO membership bid ng Sweden. Riomer Bugas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang babae ang patay at siyam ang sugatan o nasugatan matapos na sumabog ang isang firework sa isang bahay sa Michigan, USA, Lunes ng gabi, July 3, ayon sa pulisya. Hindi pa tiyak kung sanhi ng pagsabok ang isang manufacturing fault o user error. Subalit ayon sa isang lieutenant sa Ottawa County Sheriff's Office, isang 43-year-old na babae ang namatay sa insidente. Batay sa ulat, nagtamo rin ng pinsala mula sa pagsabog ang mga bahay at sasakyan na malalapit sa lugar ng insidente. Samantala, naitala ngayong taon ang pinakamainit na buwan ng Hunyo sa United Kingdom simula na umpisahan ang pagtatala. Umabot ang average mean ng temperatura na 15.8 degrees Celsius noong nakalipas na buwan. Ito ang umatigabong balita ni Luis Marzan. Kinumpirma ng Met Office na ang nakalipas na buwan ng Hunyo ang pinakamainit na naitala sa United Kingdom. Sa nakalipas na buwan, nai-record sa bansa ang average mean ng temperatura na 15.8 degrees Celsius, mas mataas sa 14.9 degrees Celsius na naitala noong taong 1940 at 1976. Mas mataas din ito ng 2.5 degrees Celsius sa usual June average. Naiulat din ang pinakamainit na buwan ng Hunyo on record sa England, Wales, Scotland at Northern England. Batay sa Met Office, taglay ng record-breaking hot spell ang bakas ng climate change. Natukoy ng mga scientist sa research na dumoble ang posibilidad ng record-breaking heat simula 1940. Batay kay Paul Davies, Chief Meteorologist ng Met Office, nakadepende ang frequency o pagiging madalas ng extreme temperatures sa nagpapatuloy na emission ng mga tao. Luis Marzan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, public service muna tayo mga kasangbahay, magsasagawa ng free medical consultation ng Philippine Embassy sa Israel, katuwang ang Migrant Workers Office Overseas Workers Welfare Administration sa July 10. Samantala, magkakaroon ng Philippine Consular Outreach Mission sa Padova, Italy sa July 16. Ito ang umatigabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inanyayahan ating mga kababayan sa Israel sa isasagawang free medical consultation ng Philippine Embassy, katuwang ang Migrant Workers Office at ang Overseas Workers Welfare Administration. Nakatakda itong gawin sa tanggapan ng embahada sa July 10, alauna 30 hanggang alas 2:30 ng hapon. Sa mga nais magpakonsulta, sagutan lamang ang request for appointment form sa bit.ly/owafreemedical1 at ipadala sa israel@owa.gov.ph.
Naglabas naman ng Philippine Embassy sa Egypt ng listahan ng mga newly arrived passports na ready na for release. Makikita ang kompletong listahan sa bit.ly/CairoReleasePPP. Sa mga nais mag-claim ng passport, mag-book ng appointment sa bit.ly/CairoPEappointment. Huwag kalimutang dali ng resibo at lumang passport. Magsasagawa naman ng Philippine Consular Outreach Mission sa Padova, Italy sa July 16, 2023. Tanging may confirmed appointments lamang ang maasikaso kung kahit mag-book muna ng appointment sa link pr.ee/servisyonglinggo hanggang July 12. Samantala, iniimbitahan naman ng mga kababayan sa Vancouver, Canada na dumalo sa libreng virtual workshop kung paano mag-franchise ng business. Gaganapin ito sa July 27, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. Bukod sa pamimigay ng payo upang mapalago ang negosyo, magbibigay din sila ng libreng workshop kit. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate General sa Vancouver sa facebook.com/phinvancouver. At yan muna ang latest, mga kabayan. Ako po muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bahay! Mabilis ang takbo ng oras dahil ito na ang di natin makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? At ito sa UNTV. Siyempre, pwede bumati. Narito ang pagbati ng ating mga kasangbahay. Ako po si Larry Ancheta, Larry sa Toronto, Canada. Binabati ko po ang aking mga kapatid sa Pilipinas, si Elisa, si Erlinda, si Esther, si ang kanyang asawang si Sammy, ang aking kapatid na si Eduardo, at si Emmanuel ang may kanilang mga asawa at mga anak. Binabati ko rin po ang mga hipag ko. Ang limang hipag ko na si Gloria, si Elena, si Gadilla, si Lilia, si Nancy, at ang aking mga anak. Ayun! Babati na rin ako, mga kasangbahay. Binabati ko siyempre una-una si Ate Marie at si Brad Nomer. Next week ulit, ha? Magkita tayo. Ha? Pero sa lahat ng mga kasangbahay natin dito sa Amerika, yan na, happy, happy, happy 4th of July, mga kasangbahay. Dahil dito yan sa Amerika ay ginaganap, mga kasangbahay, ang kanilang Independence Day. Yan, at ganun din, binabati rin natin ang lahat ng mga taga-subaybay natin sa UNTV Channel 37 at ang mga kasangbahay natin na nasa iba't ibang mga lugar dito sa Amerika, sa Los Angeles, na dyan si Erwin Azul at ang kanyang putihing may bahay na si Aurora. Ganun din ang mga kasama naman natin dito sa Las Vegas, sila George, sila Brad Marvin, si Brad London at si Erwin. Ayan. At tawagin na natin, mga kasangbahay, ang ating kasama sa Pilipinas, Amigo Sherwin. Kamusta, kamusta, kamusta? Ano bang ating mga abangang umahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas? Yes, good morning, Sunny. Okay naman tayo dito, no? Sa awat tulong ng Panginoon. At dyan sa lugar mo, mukhang mainit, pero mahangin. Sunny, tama ba? Ayan, amigo. Sorry. Alam mo, amigo, kasi mainit talaga dito sa lugar namin dahil nandito kami sa desierto ng Las Vegas. Napapaligiran ako ng desierto ngayon, amigo, eh. Kaya pala, oo. Ay, dito sa atin sa Pilipinas, itinaas na ng pag-asa itong El Nino Advisory dito sa ating bansa. At posibleng tumagal ito, umabot ito bago magtapos ang taong 2023. Kaya marami ng mga paalala patungkol nga dito sa kakaharapin na El Nino phenomenon dito sa atin na Sunny. Oo, amigo. Dito, para sa mga kaalaman din ng mga kasangbayan natin, amigo, dito sa Las Vegas, ngayon 38 degrees Celsius ngayon at ngayon ay around 2 p.m. na dito sa Pacific Time, dito sa Las Vegas. Pero mamaya-maya, amigo, ang forecast dito ay aabot ng hanggang 41 to 42 degrees Celsius. Dito ang init ng araw.
susunod na mga araw. Ganun din, may epekto rin ng El Nino phenomena dito sa kabuuan ng Amerika. Napabalitan natin, amigo, kasama natin si Ate Marie sa mga nakalipas na mga panahon, mayroong mga heat wave dyan sa lugar nila. At dito rin naman sa Las Vegas ngayong summer season, dahil nga rin dyan sa tinatawag natin na climate change, amigo, ay tumataas din ang temperatura. Bagamat mainit na talaga dito, amigo, pero ganun din, may epekto din ang climate change at ang heat wave dito sa estado ng Nevada, sa kabuuan, particular dito sa Las Vegas. Pero mamaya, amigo, para alam mo bang Independence Day ng Amerika dito sa namin, lugar namin, amigo, para sa information din ng mga kasangbay natin. Kung dyan sa atin, ang mga fireworks, amigo, tuwing pagpapalit ng taon, sa December 31st to January 1. Dito, kalimitan, ginaganap ang fireworks display at iba't iba. Kahit yung mga ordinaryong mga tao, amigo, ay tuwing 4th of July. So, inaasahan natin mamayang gabi, magiging, bagamat ito, desierto na sa likod ko, amigo, makikita mo dyan sa paligid dyan, may mga bahay-bahay din dyan. Magiging mamayari ito parang Pilipinas pag nagpapalit ng taon. Maraming magpapabotok ng mga fireworks. In fact, sa likod namin dyan, sa harap ko, sa likod ng aking cameraman ni si Klein, ay may nagbebenta ng fireworks. Buy one, take one na, amigo. Mga Chinese fireworks. mamaya, sa atin. Abangan natin yan. Oo, ang pinangangambahan pagkaganyang yung mga fireworks, yung sunog baga. Diyan ba hindi naman nagkakaroon ng ganon na sunny? Awa ng Diyos, amigo. Dito sa Amerika, merong mga lugar na pwede kang magpapotok o magpagsindi ng mga fireworks. Gaya dito sa Las Vegas, allowed siya. Pero yung pagiging allowed niya, may mga certain na lugar lang. Kagandahan sa Las Vegas, marami dito kasi, kagaya na sa likod ko, open place siya na puros desierto, kaya mas safe siya para magpaputok. Sa LA naman, kung saan tayo nanggagaling, sa Los Angeles, lahat ng lugar sa Los Angeles maaari na makapagpasindi ng fireworks kapag ganitong season. Ang kagandahan lang doon, dahil maluwag yung mga lugar din sa Los Angeles, wala naman tayong napabalitaan. Awa ng Diyos, amigo, na hindi kagaya sa Pilipinas, yung mga naputokan o kaya nasunugan, doon wala naman din. Oh, pareho lang din ba ng paliwanag, Sunny, yung dahilan nila kung bakit sila nagpapaputok o kaya may mga ganyang fireworks? Kasi dito sa atin, sa Pilipinas, kahit nung bata pa po, ang alam kong dahilan kung bakit naggagawa niyan o nagsasagawa ng ganyang pagpapaputok and then fireworks, pangtaboy daw . Oh, diyan ba sa Amerika, ano bang dahilan nila? Ba't ginagawa nila yan? Dito sa US, amigo, medyo secular ang Amerika . Pero ito, particular sa holiday na ito, na 4th of July, kung tawagin natin, na sineselebrate nilang Independence Day ng kabuuan ng Amerika, hindi ito religious, walang pamahiin kung sila'y magpaputok. Sineselebrate lang nila ang Independence Day ng Amerika. At isang malaking katuwaan ito, kumbaga ito ang pinaka-major holiday ng US, lalo na Tuesday pumatak ang 4th of July dito, amigo, no? Mula pa noong Biyernes hanggang ngayon ay karamihan ng mga lugar dito sa Amerika ay nasa holiday. At yan ang isa sa kanilang mga highlight. Ang isang maganda lang sa Amerika, amigo, bukod sa mga individual na tao na pwedeng magpaputok ng mga fireworks, dito sa US, kagaya mamaya dito sa kanang bahagi ko, amigo, pero medyo malayo . Pero eye view na yung tinatawag na Las Vegas Strip, kung saan yung famous na tourist spot dito sa Las Vegas. Mamaya, yung mga corporation na mismo ang merong mga paputok dito mamaya, aabot na ng mga 30 minutes. Ganoon din sa iba't ibang mga cities dito sa Amerika, amigo. Sila na mismo yung mga sponsored nitong mga fireworks. More on celebratory ang reason ng US ng pagpapaputok. At itong mamayang gabi talaga, marami, kabilang na mga Filipino-Americans, mga kababayan natin, ang makikisaya sa iba't ibang bahagi ng Amerika sa mga kaganapan mamaya. Tututukan natin yan para sa ating mga kasangbahay, sa ilang mga mangyayari sa iba't ibang estado dito sa Amerika. At abangan din natin, amigo, ang iba pang mga humahataw na balita dyan sa buong Pilipinas. Salamat, amigo Sherwin.
at sa lahat ng ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi pa napanood o nais nyong balikan o tunghayang muli ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of James chapter 3, verse 17. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. At yan po ang mga umatigabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, July 5, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Las Vegas, Nevada, ako si Sanicos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.